Hi guys, welcome dito sa aking channel. This reading is for collective. This is a general reading for collective. Let's get your energy for today. We have here, feeling betrayed, no? Na-betrayed ka guys. Nang tinuring mo na soulmate, no? Or yung partner mo, your lover, no? Binitray ka ng lover mo dito. More information. Yes, guys. Yung person mo na to ay maring natukso ng iba, no? Mukhang tinaken for granted ka, no? Yung pagiging mapagmahal mo, yung mga ginawa mo for this person, no? Yung pagiging loving mo, parang tinake advantage ng person na to and tinake for granted, no? Ang person na to ay mukhang madaling magsawa, no? Gusto niya yung mga challenging na relationship. Gusto niya yung na-challenge siya. This person is very attractive, good-looking, pero yung utak niya masyadong trickster, masyadong tuso. Akala mo siya na yung soulmate or the right person kasi sa looks nga, kung lalaki yung person mo ay napaka good-looking, no? Kung babae, ganun din, good-looking. Napaka-confident at talagang desiring itong person na ito. Kaso lang, yung person mo naghahanap ng mas interesting, mas challenging, mas cha-challenge siya na relationship pa. Mukhang hindi fit dito yung loyal na person sa person mo eh, kasi gusto niya yung na-challenge siya. Ano ba yung nasa utak ng person mo na to towards you? Na kaya niya manipulahin yung isip mo. Na kaya kanyang pasundin, no? May tiwala at may bilib doon sa sarili niya, guys. Feeling powerful. And hindi mo alam kung gaano to ka confident sa sarili niya mga kakayanan or confident sa the way he looks, no? Sa kung ano yung kayang gawin nitong person na to. At itong person na to ay masyadong clever, no? Masyadong masyado siyang maano dito, ma matrix na may matrix siya. Pero when it comes sa intelligence, ay sa comprehension, no? Yung pag-accumulate ng knowledge and information or mag-learn siya sa mga experiences niya, yung mag-gain ng wisdom, wala ito, no? Yung person na to. Ang person na to, masyadong malikot yung utak niya. Yun. Gusto niya yung na-challenge siya. May pagkaano itong taong to eh. May pagka-hyper for sure, no? Yung utak niya, gusto niya yung palagi exciting, hindi lang basta exciting, yung challenging, no? Yung na-challenge siya, gusto niya yung mga adventurous na bagay. Yan yung person mo. Basta kung ano yung makaka-excite at magpasaya sa kanya, no? He will do or she will do everything. No? Etong person na to ay hindi hindi
hindi siya ano, nag-iisip ng balance. Parang ano siya? Na-outbalance ba, no? Walang balance itong person na to. Kung alin yung makapagpasaya sa kanya, yung makakastimulate ng utak niya, dun siya sa side na yun. Walang balance, no? Masyadong ano ito, selfish. Selfish, hindi niya iniisip yung sa iba, no? Feelings ng iba or yung nasasaktan niya dito. Basta importante sa kanya, yung masaya siya. Yung nai-enjoy niya yung buhay niya. Feelings mo towards this person, alamin natin. Yun, you feel left out in the cold kasi mukhang pinagpalit ka nito sa third party, no? Maring iniwan ka ng person mo and you feel left out in the cold, no? Siya nagsasaya or nag-i-enjoy sa other woman, other man. No? Kumbaga, i-ano na lang natin, ilagay sa situation nyo, kung babae ka or lalaki ka, no? Depende sa situation nyo, na itong person mo, nagsasaya sa third party, sa pinalit niya sa'yo, nag-i-enjoy, baka mas more challenging yun, ikaw kasi napaka-loving mo sa kanya, para na nabuboring siya, nababagot siya. May ganung tao. Kaya ikaw ngayon, feeling left out in the cold. Parang wala siyang pakialam sa'yo, sa feelings mo. Na nasasaktan ka, na parang nalanta ka ba? Parang ganun ba? O diba kung salamin, parang nalanta. Parang ganun, no? Na parang hindi mo nakikita yung worst mo tuloy, guys, no? Dahil sa ginawa ng person na to. Ano ba yung iniisip mo towards this person? What you want? Ano ba yung gusto mo mangyari sa kanya or sa inyong dalawa? Mag-antay. Gusto mo siyang antayin. Inaantay mo tong person na to, guys, eh. Yun ang gusto mong mag-antay sa person na to kung kailan siya babalik. Kung kailan niya maisipan na mag-reach out sa'yo, makipag-communicate, kung saan siya ready. Yun. Possible outcome for the both of you, yung person na to. Mukhang itong person na to, may pagka-immature talaga yung kadil mo, guys, eh. Kung ano yung makapagpasaya sa kanya, yun, dun siya. Gusto niya parang adventure, no? Yung mga challenging, no? Siguro mahilig din to sa mga hiking o diving, no? Mga ganun. Mahilig siya mag sa mga risky na bagay. And mukhang mapuno ka ng ano dito, ipuoto galit sa person na ito. Kasi ikaw, nasasaktan ka, samantala siya nag-i-enjoy dito. Puro enjoyment yung ginagawa niya sa buhay niya. One more card. Possible outcome for the both of you. The devil, the shadow side.
Mukhang ano to guys. Ma-over ka na sa ano dito eh. Sa galit sa person na to eh, no? Kumbaga ganon, no? Hanggang sa maging mapuno ka na ng strength, no? Dahil sa anger mo, sa puot mo sa person na to, mukhang magkakaroon ka na ng strength, no? Ma-develop mo yung strength na mabubuhay ka ng normal, komportable. At strong, no? Na person kahit wala siya sa tabi mo. And this person, and it will cause sa person na to na parang ma-shaken ba siya, no? Magkaroon siya ng takot, no? Hindi niya ma-explain kung bakit may fear sa kalooban niya. So let's see. Dahil you are a strong person na, no? Na hindi mo na siya kailangan. Parang revenge in a good way. Revenge in a, yes, in a good way, no? Na hindi mo siya hina-harm. Pinapastrong mo lang yung sarili mo. Na-strengthen yung sarili mo, no? Naging matatag ka. Naging matibay ka. At lumakas ka. Nang wala siya. So, let's clarify the shadow side. The devil card. Devil card kasi yung shadow side is. So yes, may takot yung person na to na hindi na magkaroon ng chance para magkaroon ng union sa inyo. Yun yung kinakatakot niya dahil naging strong ka na. Mukhang, ano eh, matatakot na siyang hindi na magkaroon ng opportunity para bumalik sa iyo, no? Akala kasi na yung tong tao to, kaya kanya manipulahin. Anytime, makabalik siya sa buhay mo. But you've become strong, no? Dahil sa, ayun, no? Napuno ka na ng galit. Naging cold ka na sa kanya. But after those struggles, no? Kahit na naging ganyan, naging cold, or naging may vindictive side ka, you are a strong person. Calm and at peace. And as well as strong and collected yung energy mo dito, no? Kumbaga, quiet na strength, no? So, ayan, no? Mukhang mahirapan. Yun yung kinakatakutan ng person na to. Na mahirapan siyang bumalik sa'yo. Maging matigas ka na, no? Na hindi ka na matabla ng manipulation niya. Ng charm niya. So, ayun lamang for this reading right now. So, mga bagong po dito sa akin channel, please to subscribe. At huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button. Nang sa ganun ma-notify kayo sa masunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment ka din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate sa reading na ito.